Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Column main bar minimum and maximum spacing naman po ang pag-uusapan natin ngayon sa video natin ito. Ito pong pinakamalapit at pinakamalayong distansya ng bakal ng poste na pwedeng ilagay para safe po yung poste natin. Kung magpapagawa tayo ng bahay o gusali, napaka-importante po na safe po yung distansya ng bakal, minimum man yan at saka maximum. Yan po yung tatalakayin natin sa video nating ito. Kaya lang bago po tayo mag-umpisa mga boss, isa-shoutout ko lang po itong kaibigan ko at kaklase na si Doc Manuelito Kanda. Meron po siyang YouTube channel na ang pangalan ay Isidore Vlog. Tungkol po ito sa trabaho niya sa New Zealand. Nasa New Zealand po siya ngayon. Binibideo rin po niya yung mga sasabunging manok niya, no? Yung mga mahihilig po sa sasabunging manok, panoorin niyo po yung channel niya. Maganda po yung channel niya. Shoutout sa iyo, Doc Manuelito Kanda ng Santa Ana, Pampanga. Okay, yung umpisahan na po natin itong topic natin sa column main bar minimum and maximum spacing. Okay, pag-usapan na natin mga boss, no, itong column main bar minimum and maximum spacing. Uunahin na natin mga boss, no, itong minimum spacing, no. Dito sa minimum clear spacing of longitudinal bar o main bar is the greatest of, tatlo po ang pagpipilian, 4 over 3 of the diameter of aggregates o gravel. Yan po yung graba, no, yung laki ng graba o diameter ng graba, 40 mm at saka 1.5 diameter of main bar. Pag sinabi pong main bar, ito po yung mga nakatayong bakal na ito, no? Or longitudinal bar ang tawag po dyan, no? Ngayon, ito po kasing nakataling ito, ang tawag po dyan ay anilyo, no? Sa Tagalog, no? Tatlo po ang pagpipilian natin, no? Pag-usapan po muna natin itong 4 over 3, no? 4 over 3 of the diameter of the aggregates o gravel, no? Usually, gumagamit tayo mga boss ng 3/4 inch crushed gravel, no? In millimeter, 19 millimeter po yan. Yung pong 19 millimeter, ita times 4 lang po natin kasi 4 over 3, no? Yung pong answer niyan, i-divide lang po ng 3. Ang answer po is 25.33 millimeter o sabihin natin 26 millimeter, no? Ayan po yung sa 4 over 3 ng diameter of aggregates o gravel, no? Yung pong pangalawa, 40 millimeter lang po, no? Yung pangalawang option. And then mamaya pag-uusapan po natin itong 1.5 diameter ng main bar, no? Pag sinabing main bar, gaya ng sinabi ko mga boss, ito yung nakatayong bakal na ito, no? Pag-usapan naman natin yung isang option na 1.5 dB o diameter ng main bar, no? Kung halimbawa gagamit tayo ng 20 mm diameter na taba ng bakal, no? 1.5 times 20 mm, ang answer mga boss, 30 mm, no? Ngayon, since nakuha na natin yung tatlong option, yung tatlo na yan, ito po yon 40 mm, tapos yung 4 over 3 of diameter of aggregates, ayan nga po yung graba, 26 mm ang na-compute natin, tapos yung 1.5 dB of main bar, 30 mm, o sa tatlo, pinakamahaba o pinakamalayo, yung 40 mm. Kaya ang minimum clear spacing ng main bar natin, no, 40 mm po. Okay, punta naman tayo mga boss sa maximum spacing naman ng main bar. Okay, pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong column main bar maximum spacing naman, no, yung pinakamalayong safe na ilagay na distansya ng bakal o kabilya ng poste, no. Ang maximum clear spacing ng longitudinal bar is 150 mm. Clear spacing po yan, no? Pag sinabing clear spacing mga boss, ito yon, no? Kung bakal ito mga boss, bakal ito, dun po sa quadrant, no? Ang sukat at saka dun sa kabila, no? Pag sinabi namang center to center ang distansya mga boss sa sentro ng bakal, tapos sa sentro rin ng kabilang bakal, no?
Iyan po yung center to center, no? Okay, ayun lang po, no? Kaya lang, bago ko tapusin itong video natin, mga boss, isa shout out ko rin yung isa kong kaibigan at classmate ko rin sa New Zealand, no? Si Sal Di Manyago. Shout out sa inyong dalawa, Doc Manuelito Kanda at saka Sal Di Manyago. Parehas pong nasa New Zealand yan. Okay, ayun lang po, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, sana pakipindot nyo lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.